Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETULay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito.
May mga araw na iyan. May mga araw na hindi natin ginusto. Pero gagawa natin ng paraan ito. Good afternoon po. Ayan, so pasensyo na po kung nagkaroon tayo ng technical problem. Kinakailangan lang pong i-restart ang aking device. At ngayon po ay naririnig na po ako ng ating mga participants. So sa ating pong mga mag-aaral na nanonood po ngayon, tayo po ay nasa Araling Panlipunan, Baitang 5. At ako po ang inyong makakasama. Ako po si Tutor Mark. Nagagabayan po kayo para sa week 5 lesson ng ating Araling Panlipunan para po sa Baitang 5. Noong nakaraang linggo ay ating pong sinimulan ang pagbabahagi tungkol sa mga patakaran na pinatupad sa panahon ng mga Espanyol at mga bata. Yun ay ating ipagpapatuloy sa araw na ito. Kaya sana ay hawak na ninyo ang inyong self-learning module, ang inyong lapis at papel, at akin na ngayong itutuloy ang ating talakayan o pagre-review para po sa paksang ito. Kaya gaya ng aking nabanggit, ako po ay inyong online tutor at gagawin ko po na bits by bits para maunawaan po ninyo ang paksa. Ayan, isi-share ko po muna ang aking presentation. Ayan. So tayo ngayon ay nasa pang week 5 na ang epekto ng patakarang kolonyal, kung saan nabanggit ko nga nung nakaraang pagkikita na maraming pinatupad ang mga Espanyol na nakaapekto sa ating ekonomiya at sa ating pamahalaan. Ngayon mga bata, ating itutuloy iyon. Makinig na ng mabuti. Tingnan ito. Meron tayong tinatawag na pangyayari sa ating kasaysayan na monopolyo sa tabako. Alam ba ninyo mga bata ang ibig sabihin ng monopolyo? Sige, kung hindi pa, ibig sabihin ng monopolyo ay mayroong sinasabi ang pamahalaan na kinakailangan gawin ng mga tao. Kaya nagkakaroon ng monopolya. Ulitin ko ah, may dinidikta ang pamahalaan na kailangan gawin ng isang tao. At itong grupo ng tao naman ng mga ito ay kinakailangan sundin ang patakarang yon kung di sila ay mapaparusahan. Ngayon, bakit kaya tabako? Ano ba ang tabako? Tignan ninyo yung larawan, no? Ang tabako ay ginagawang sigarilyo. Sa panahong ito, mahalagang mahalaga ang tabako sa buong mundo. Alam nyo ba kung bakit? O, ito, makinig ang mga bata. Sa Espanya kasi, malamig ang panahon o klima doon. Kaya naman, para mapainitan ang katawan ng mga tao, talagang ginagamit nila ang tabako at bahagi ng kanilang pamumuhay, hindi lamang sa Espanya. Maraming mga lugar sa Europa ang talagang gumagamit ng cigarettes o yung sigarilyo. At isang component doon o yung ginagamit para makagawa ng sigarilyo ay tabako. Kaya naman, nang tayo ay naging kolonya ng Espanya, nakita nila na malaki ang oportunidad para kumita ng malaki. At dahil dito, kanilang ipinag-utos ang pagtatanim ng tabako. Kaya nagkaroon tayo na tinatawag na monopolya. So, dito mga bata, sino ang kikita? Sa tingin ninyo, sino? Siyempre, walang iba kundi ang mga Espanyol. Pero, si Jose Vasco y Vargas ang unang nagpatupad nito sa ating bansa sa panahon ng mga Espanyol. At ang kanyang gusto ay magbigay ng kautusan sa mga ilang probinsya na ito ang kanilang kinakailangan na itanim. Uulitin ko ha, kautusan sa ilang mga probinsya noon sa ating bansa na ito ang kinakailangan nilang itanim. Nandyan ang lalawigan ng Ilocos, Cagayan, Nueva Ecija at ang Marinduque. Ang mga lugar na ito ay masasabi natin na mayaman talaga ang kanilang lupa, ngunit ang pamahalang Espanyol noon ay talagang direktang sinabi, kinakailangan itanim nyo ito. Bakit kinakailangan itanim? Dahil gaya nga ng aking nabanggit, nakita nila na malaki ang perang malilikom nila rito, lalo na kapag ang mga sigarilyong ito ay madadala nila
sa Espanya, sa Europa. Bakit? Kasi sa Pilipinas, kayang mabuhay ng mga tabako. Ang tabako ay halaman na ginagamit, yung kanyang mismong dahon ay ginagamit para makalikha o makagawa ng sigarilyo. Sana ay naunawaan mga bata, tandaan, nagkaroon tayo ng tinatawag ng monopolyo sa tabako dahil nakita ng mga Espanyol na kaya rito sa ating bansa na magtanim ng ganitong klase ng halaman, at itong klase ng halaman na ito ay pwedeng makalikha ng tinatawag natin na tabako, isang ingredient sa paggawa ng tabako. Kaya ipinag-utos ni Jose Vasco y Vargas, lalong-lalo na sa apat na lalawigang ito, na kinakailangan ang mga magsasaka ay magtanim ng tabako. Ito ay ang lalawigan ng Ilocos, Cagayan, Nueva Ecija at Marinduque. Naintindihan na mga bata? Kung opo, lumipat tayo sa susunod na bahagi. Kapag sinabi nating tabako, ito ay kaugnay ng ekonomiya. Masasabi natin na maganda naman ang itinakbo nito. Ngunit, ito ay pinatigil ni Fernando Primo de Rivera. Bakit niya ipinatigil ang monopolyo sa tabako? Alam niyo ba kung bakit? Ito ang kasagutan mga bata. Kapag malaki ang kinikita sa isang proyekto, gaya ng ito, monopolyo sa tabako, may iilang tao na nagiging mapagsamantala at maraming tao ang kanilang mapagsasamantalahan. Isa na riyan ang mga magsasaka. Maliban doon, hindi naging patas o hindi nabayaran ang maraming mga magsasaka. Kaya masasabi natin na nakakatulong ang tabako dahil ito ay nagbibigay ng pag-angat ng ekonomiya ng isang lugar. Ngunit marami rin itong naging negatibong epekto. At yan ang ating aalamin. Tandaan, ang nagsimula ng monopolyo sa tabako ay si, tignan ang kanyang pangalan, Jose Vasco y Vargas. Ngunit ito ay binigyang katapusan ni Gobernador General Fernando Primo de Rivera dahil kanyang nakita na talagang nagkaroon ng pang-aabuso. Kaya para matigil na ang pang-aabusong ito, kanya mismong ipinatupad ang pagpapatigil ng monopolyo sa tabako sa kolonya dito sa Pilipinas dahil ito rin ang ipinag-utos ng hari ng Espanya. Bumalik tayo kung ano ba ang naging positibo o negatibong epekto nito. Tignan ito mga bata. Kapag sinabi nating positibong epekto, ito yung magandang naidulot ng monopolyo sa tabako. Una ay ang tumaas ang ating ekonomiya. Ibig sabihin, nakilala tayo, nagkaroon ng kabuhayan. Pero kung titignan natin ang pagtaas ng ekonomiyang to, sino ba ang yumaman? Ang Pilipino ba? Ang mga magsasaka ba? Kung ang sagot mo ay hindi, kundi ang mga Espanyol o mga namumuno noon, tama, sila lang ang yumaman sapagkat sila ang nakakakuha ng kitang ito. Susunod, maliban sa tumaas ang ating ekonomiya nung panong ito, maraming bansa ang nakipagkalakalan sa atin para sa tabako sapagkat, gaya ng aking nabanggit, kayang mag-produce ng ating bansa ng magagandang klase ng sigarilyo mula nga sa tabako. At ang pangatlo, nakilala tayo bilang land of tobacco dahil sa pag-import ng matataas na uri ng tabako. Yan ay makikita nyo rin sa inyong self-learning module. Ito ang tatlong naging positibong epekto ng monopolyo sa tabako. Ngunit, kung meron tayong positibong epekto na nakafocus lamang sa ekonomiya natin at nakikilala tayo sa ibang lugar, ang negatibong epekto nito ay ang sumusunod. Una, nagkaroon ng matinding tagutom. Mga bata, bakit kaya nagkaroon ng matinding taggutom? Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang mga pinunong Espanyol ay inutusan ang mga magsasaka na magtanim lang ng tabako. Ang tabako ba ay nakakain? Kaya ba natin kainin ng sigarilyo? Di ba hindi? So, ang nangyari noon mga bata, dahil sa kautusan ng mga Espanyol na tabako ang kanilang dapat na tanimin, dahil meron silang sinusunod na kota, kaya naman ang mga magsasaka noon ay nakakaawa dahil imbis na makapagtanim sila ng halaman o pananim na pwedeng umani ng prutas o gulay o bigas o palay, ay hindi nila magawa sapagkat may tinatawag tayong monopolyo sa tabako.
Nakakaawa, di ba? Sila na ang nagtanim, sila pang nagugutom. Tignan ang pangalawang negatibong epekto. Maraming namatay dahil sa taggutom. Kaugnay ng number 2 ang number 1. Bakit? Gaya nga na nabanggit ko, pwede ba natin kainin ng tabako? Di ba hindi? Ang pwede lamang natin kainin ay kung ang pananim ay ito ba ay prutas o nagbibigay ng gulay. Ngunit ang tabako, yung dahon nito ay ginagamit lamang para sa panlikha ng sigarilyo. Gaya nga ng kautusan na ito lamang ang kinakailangang itanim, maraming magsasaka ang nagutom. At kaugnayan ng pagkagutom, marami ang namatay. At ang pangatlong negatibong epekto nito, maraming magsasaka ang nag-alsa dahil sa paraan ni Gobernador General Jose Basco. I-correct ko lang po yung general natin, i-correct ko lang po yung spelling. Ayan. Balikan natin, sa pangatlong negatibong epekto, makikita natin na marami ang nag-alsa o nakipaglaban. Bakit sila nakipaglaban? Kasi alam ba ninyo mga bata na dito sa monopolyo sa tabako, pinangakuan sila ng pamahala na sila ay babayaran. Ngunit hindi rin naman sila nabayaran. Marami ang naloko, marami ang naghirap, kaya maraming magsasaka ang nag-alsa sa pamamaraang ito. Sila ay naabuso. Pagkatapos nilang magtanim ng tabako, matapos na makuha ang ani nito, hindi naging sapat ang ibinabayad sa kanila ng mga Espanyol. At masasabi natin na isa ito sa negatibong epekto. Ang mga Espanyol ay lubusang yumaman dahil sa paghihirap ng mga magsasakang Pilipino. Ngunit ang magsasakang Pilipino ay tuluyang unti-unting naghirap dahil sa mga patakaran na ipinatupad ng mga Espanyol. Sana ay naunawaan ninyo mga bata ang bahaging ito tungkol sa paksa ng monopolyo sa tabako. Isang naging malaking impluensya kung bakit maraming Pilipino ang nahirapan sa panahong iyon. Ngayon ay lumipat tayo sa iba pang patakarang ipinatupad ng mga Espanyol. Ang susunod ay ang tinatawag natin na redusyon. Mula sa salitang ito, reduce, pagbabawas. At ano ba ang ibig sabihin nito? Tignan mga bata ha. Ito ang sapilitang pagpapatira sa mga katutubo mula sa dati nilang tirahan patungo sa bayan na tinatawag na pueblo. I-imagine ninyo mga bata nung sinaunang panahon na ang mga kabahayan ng mga Pilipino ay malapit lamang sa ilog, sa sapa. Hiwa-hiwalay talaga ang kanilang pananahan o ang kanilang tinitirahan. Nais ng mga Espanyol na mailagay sila sa isang sentralisadong bayan na tinatawag bilang pueblo at kanilang ipinatupad ang redusyon, ang sapilitang pagpapatira sa mga katutubo. At dito sa loob ng pueblong ito, makikita ang sumusunod. Nandiyan ang simbahan, nandiyan ang plaza, nandiyan ang lahat na masasabi natin na makakatulong at mapapagaan ang trabaho ng isang tao. Yun ang kanila lamang pang-akit. Tandaan, ang Kristyanismo ang kanilang ginamit na pang-akit para sa mga Pilipino. Kaya naman, ang nangyari rito dahil sa pilitan, tumira ang maraming Pilipino sa loob ng pueblo. Ngunit mga bata, oras na ikaw ay matira sa loob ng pueblo, para mo rin sinabing ikaw ay nagpasakop na sa mga Espanyol. Sapagkat ito ay napapamunuan ng mga pinunong Espanyol at ang mga nasa labas ay ituturing na tulisan o kalaban ng mga Espanyol. Uulitin ko, lahat ng nasa labas ng pueblo, yung mga ayaw tumira sa loob ng pueblo ay itinuturing ng mga Espanyol sa panahong iyon ng mga tulisan. Ibig sabihin mga masasamang tao. Nakakalungkot mang isipin, marami pa rin sa mga Pilipino na tumira sa loob ng pueblo. Bakit? Kaya nga ng aking nabanggit, nasa loob ng pueblo ang mga simbahan. At ito ang ginamit ng mga Espanyol upang mapanghawakan ang ating mga kababayang Pilipino noon. Itong dalawang patakaran na ating tinalakay, ang monopolyo sa tabako at ang redusyon, ang mga karagdagang patakaran na atin ang tinalakay noong nakaraang linggo.
meron tayong polo e-servicios o ang sapilitang paggawa. Tinilakay din natin ang kalakalang galyon o ang pakikipagkalakalan mula sa Maynila hanggang sa Acapulco, Mexico. At ganun din ang mga tributo o pagbabayad ng buwis. Ngayong araw, atin ang dinagdagan ng dalawa, ang monopolyo sa tabako at ang redusyon na nagpahirap sa mga Pilipino. Ngayon, kayo ay sasagot ng isang pagsasanay na makikita dyan po sa gawain sa pagkatuto bilang anim. Tignan natin kung paano nyo ito sasagutan. Sa mga nakatutok online, nawa ay naintindihan ninyo ang ating idinagdag na dalawang patakaran. Dalawang patakaran na nagpahirap sa maraming Pilipino. Ating sagutin ang unang bilang. Redusyon. Ito ba ay A, pagbabayad ng buwis? B, pagbibigay ng puhunan? C, pagtitipon sa iisang lugar? O D, pagbili ng lupa? Online, ano sa tingin ninyo ang patakarang redusyon? Ibigay ang sagot. Yan ba ay letrang A, B, C, or D? Ayon kay Sej Sosa at kay Harina Gabriel Munda, letrang C daw po, tignan nga natin. Magaling, letrang C ang ating sagot. Gaya ng aking nabanggit, ipinatupad ng mga Espanyol ang patakarang redusyon para ang mga tao, ang mga Pilipino nung panahon yon ay tumira sa iisang lugar na mabilis silang mababantayan ng mga Espanyol, malalaman ang bawat kinikilos nila, kaya naman nang sila ay tinipon sa iisang lugar para masiguro nila ito, ginamit nila ang pagtatayo ng mga simbahan na sentro ng isang pueblo. At sa pamamagitan nito, ginamit nila ang paniniwalang Kristyanismo para mainganyo ang mga Pilipino nung panahon yon na tumira sa loob ng isang pueblo. Lahat ng nasa labas ng pueblo ay itinuturing mga tulisan. Lumipat tayo sa pangalawang bilang, kaya sa mga sumagot ng letrang C, magaling kay Sophie Pascua, Krisha Venisgaa, Josephine Gade at Karen Grace Del Rosario. Very good! Lumipat tayo sa pangalawa. Ano ang tributo? Yan ba ay A, pagbabayad ng buwis? B, pagbibigay ng puhunan? C, pamamahala sa lugar? O D, pagtitipon sa iisang lugar? Ano sa tingin ninyo ang kahulugan ng isang tributo? Yan ay ating tinalakay noong nakaraang pagkikita na bahagi sa mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol. Ano kaya ang sagot natin sa number 2? Tributo. Online, ayon kay Johanna Flores at Sej Sosa, letter A daw po, tignan nga natin, pagbabayad ng buwis. Magaling. Kapag sinabi natin tributo, mga bata, yan ay ang buwis na binabayad ng mga tao sa pamahalang Espanyol. At kaawa-awa ang maraming Pilipino nung panahon yon sapagkat sila ay nabibigyan ng napakataas na buwis na kinakailangan nilang bayaran. Ang mga mahirap ay lalong naghirap. Yung mga nagtatrabaho, kahit na nagtatrabaho, ay hindi umuunlad sapagkat ang kanilang buwis ay lubhang napakalaki o lubhang napakataas. At kaugnayan ng tributo na yan, ang pangatlong bilang, polo. Ano ang polo? Ito ba ay A, pagdiriwang? B, pagbabayad ng buwis? C, produktong ipinagbibili? O D, walang bayad na paggawa? Ano kaya ang tingin ninyo sa sagot natin sa polo? Bilang kabuuan, tinatawag itong polo e-servicios. Ano ito? A, pagdiriwang? B, pagbabayad ng buwis? C, produktong ipinagbibili? O D, walang bayad na paggawa? Ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng salitang polo? Tandaan, ang polo e-servicios, yon ang kanyang kabuuang ngalan. Online, ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Ito ba ay A, pagdiriwang? B, pagbabayad ng buwis? C, produktong ipinagbibili? O D, walang bayad na paggawa? Kung ang sagot mo ay kagaya kay Johanna Flores, letrang D, walang bayad na paggawa,
magaling. Noong panahon ng mga Espanyol, meron tayong tinatawag na sapilitang paggawa. At sa sapilitang paggawa, ang mga kalalakihan na nasa wastong gulang ay kinakailangan magtrabaho sa pagtatayo ng kalsada, simbahan at iba pang mga estruktura na hindi sila binabayaran. Ngunit, kung nais nilang hindi magbigay ng paglilingkod sa tinatawag nating polo iservisyo, ay kinakailangan nilang magbayad ng isang karampatang buwis na nauukol dito para sila ay magkaroon ng exception. At ang tawag natin doon sa buwis na yun ay halya. Okay? So kung maalala po ninyo noong nakaraang ating pag-aaral o ating lesson, yun po ay atin na pong natalakay. Lumipat tayo sa susunod. Ano naman ang tinatawag natin na bandala? Ito ay ating natalakay noong nakaraang pagkikita. Ito ba ay A, pagdiriwang, B, pagbubuwis, C, pagbili ng produkto sa murang halaga, o letrang D, pagtatrabaho ng walang bayad online? Ano sa tingin ninyo ang kasagutan natin sa pang-apat na bilang? Ano ba ang bandala? Ito rin ay isang patakaran na ipinatupad noon ng mga Espanyol. Sabi ko nga, kawawa rito yung mga magsasaka dahil luging-lugi na sila. Ang pamahalaan ang nagdidikta ng presyo ng isang produkto. Ano ang sagot natin? Kung ang sagot mo ay kagaya kay Harina Gabriel Munda, Harina, ang sabi niya, C. Tignan nga natin, magaling! Letrang C po ang ating kasagutan sapagkat ang pamahalaan ay bumibili o binibili nila ang produkto sa mga magsasaka ngunit sa mababang presyo. Luging-lugi ngayon yung magsasaka. Lumipat tayo sa panglima. Ano ang galyon? Ito ba ay A, sasakyang pandagat na may dalang mga produkto? B, pagbili ng produkto sa murang halaga? C, paglipat ng tirahan sa iisang lugar? O D, pagbubuwis ng higit pa sa inaasahan? Ano ang ating kasagutan tungkol sa galyon? Yan ba ay A, B, C, or D? Tukuyin ang tamang sagot. Kung ang napili mong sagot ay ito, letrang A, sasakyang pandagat na may dalang mga produkto, ikaw ay tama. Matatandaan na ang galyon ay isang sasakyang pandagat, malaking-malaking barko ito, na nagdadala ng kalakal o produkto mula Manila hanggang Acapulco, Mexico. At mula doon ay nagkakaroon ng palitan mula sa mga bansa sa Europa at ganun din sa mga bansa na nasa Asia. Dahil tayo ay naging bukas sa pakikipagkalakalan din sa mga Chino, sa iba pang mga lahi gaya ng Indian at mga Hapones. At dahil nga doon, sa kalakalang galyon na naganap, ang mga produkto ay naisasakay doon. Ngunit, ang nagiging kawawa pa rin ay ang mga Pilipino. Dahil ang kanilang mga pananim ay binibili o mga produkto ay binibili ng napakamura at kung minsan nga ay hindi pa sila binabayaran. Yan ang mga patakaran na ilan sa nagpahirap sa mga Pilipino noong sinunang panahon. At ngayon, dadako tayo sa pagsagot ng isa pang pagsasanay sa inyong self-learning module. Sa mga magulang na nanonood ngayon, siguraduhin lamang na nasulat na ng inyong anak sa kanilang kwaderno o sagutang papel ang tamang kasagutan. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Number 1, reduksyon, letter C. Number 2, tributo, letter A. Number 3, polo, sagot, letrang D. Pang-apat, bandala, sagot, letrang C. At pang-lima, galyon, ang sagot natin ay letrang A. Sa huling bahagi ng ating gawain sa araw na ito ay ating sasagutin ang anim na katanungang ito na makikita sa gawain sa pagkatuto bilang anim. Mga bata, ako ay lilipat sa aking whiteboard kung saan isusulat ko roon ang mga kasagutan sa ating mga katanungan na makikita rito. Maaari niyo pong ilipat yon sa inyong sagutang papel o sa inyong mga kwaderno. Atin ang simulan, kaya mga bata, hawakan na ang inyong mga ballpen o lapis at ang inyong sagutang papel. Okay? Ayan!
Okay. So, mga bata, gaya ng aking nabanggit, ating sasagutin yung anim na katanungan na makikita po sa inyong self-learning module. Ating munang sagutin ang unang tanong. Una, ano-ano ang mga patakarang pang-ekonomiya ang ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa? Tinutukoy dito ay ang patakarang pang-ekonomiya. Ano ba ang kanilang pinatupad? Ililista lamang natin ito. Una ay ang tinatawag natin na bandala. Kung inyong maalala, yan ay ang pagdidikta nila ng produkto kung saan yung produkto na ng magsasaka ay kanilang binibigay ng halaga o presyo at binibili nila ng mas mababa. Pilipinong magsasaka noon. Yan ang unang patakarang pang-ekonomiya na kanilang ginawa. Pangalawa ay ang kakaaarlan natin ngayon, yung tinatawag natin na monopolyo sa tabako. Na gaya ng aking nabanggit kanina, ang monopolyo sa tabako ay maganda naman. Ngunit marami ang naging mapang-abuso sapagkat hindi nababayaran ang mga magsasaka. Maliban doon, hindi napapayagan ang mga magsasaka na magtanim ng ibang tanim. Kaya marami ang nagutom at marami ang namatay dahil sa matinding kagutuman. Yon ang pangalawa, monopolyo sa tabako. At ang ikatlo, ay ang tinatawag natin na kalakalang galyon. Kung saan dinadali nito ang mga produkto papunta sa Acapulco, Mexico. At yung palitan na yan ay naging kabahagi sa patakarang ekonomiya na ipinatupad ng mga Espanyol. Ang dali lang, di ba? So number one, ilagay ang bandala, monopolyo sa tabako, at kalakalang galyon. Yan ang mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol noong panahong iyon. Lumipat tayo sa pangalawang bilang. Ang tanong ay, mula sa sagot sa unang bilang, ilarawan ang mga patakarang pang-ekonomiya sa iyong pagkaunawa. Tandaan, sa iyo daw na pagkakaunawa, kaya gagabayan kita. Ang gagawin nyo lamang ay bibigyan nyo ng short description o kahulugan. Tingnan ha mga bata. Sa bandala, sa simpleng salita ng pagkakaunawa tungkol dito, binibili ng pamahalaan ang produkto sa mababang presyo. Ulitin ko, sa bandala, binibili ng pamahalaan ang produkto sa mababang presyo, na yan ang unang patakaran natin na lugi nga yung mga magsasaka. Nakuha? Susunod, ilagay natin, monopolyo sa tabako. Tungkol saan naman ito? Pwede nating banggitin na pinatatanim ng tabako ang mga magsasaka at hindi pinapayagan na magtanim ng iba. Hindi ba sa patakaran ng monopolyo sa tabako, sinabi natin na kinakailangan ay magtanim lamang sila ng tabako sapagkat yung dahon ng tabako ay ginagamit para makalikha ng sigarilyo. Kaya ang pwede natin sabihin dito sa pagpapakahulugan o paliwanag, monopolyo sa tabako, pagtatanim ng tabako, pinatatanim ng tabako ang mga magsasaka at hindi sila pinapayagan na magtanim ng ibang produkto. Kaya marami nga ang nagutom, marami ang namatay sa gutom. Susunod, kalakalang galyon.
Para naman sa kalakalang galyon, ang pwede nating bigay na pakahulugan ay isang malaking barko na nagdadala ng kalakal mula sa Maynila hanggang Acapulco. Kung inyong makikita dito mga bata, yung kalakalang galyon ay isa sa masasabi natin na mahalagang bahagi dahil nagkaroon ng palitan ng produkto dahil ang Pilipinas ay masasabi natin sentro sa Asia. Sapagkat marami ang nakikipagkalakalan sa ating gaya ng mga Chino, kaya yung mga produkto nila ay nakarating din hanggang sa Amerika at sa Europa. Dahil na rin sa tinatawag natin na kalakalang galyon. Ito ay nagmumula sa Maynila at dinadala o yung barko na yon ay babiyahe hanggang makarating sa Acapulco sa Mexico. At ito ang pwede natin ibigay na pakahulugan at kasagutan sa number 1 at sa number 2. Madali lang, di ba? Sa mga batang nanonood ngayon, maaari ninyong kopihin ang kasagutan ito. Lumipat tayo sa pangatlo. May epekto ba ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad sa ating bansa? Bakit? Meron bang itong epekto sa atin? Ang sagot natin ay oo naman, opo. Kaya sa pangatlong bilang, ang ating ilalagay, opo. Tapos lagyan natin ng paliwanag. Dahil hanggang sa kasalukuyan, ay nananatiling medyo mahaba ang sagot ko, ha? Malaki ang epekto nito. Mga bata, babasahin ko, ha? Tignan nyo. Opo, dahil hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling nasa agrikultural na sektor ang lalawigan ng Ilocos, Cagayan, Nueva Ecija at Marinduque. Hindi ba't nung panahon ng mga Espanyol sila ay nagpatupad ng maraming patakaran na may kaugnayan sa pagtatanim? Kaya sa tanong na may epekto ba ito sa mga patakaran? Meron, at hanggang sa kasalukuyan, makikita natin na nakasentro pa rin sa agrikultural na sektor yung mga lalawigan na banggit at marami pang lugar sa ating bansa. Kaya meron talaga epekto. Nakuha ba? Ngayon, yan ang ating unang kasagutan para sa una hanggang pangatlong bilang. Kaya po, gigilid muna ako. Pwede niyong kunan ng screenshot. At pagkatapos po nun ay buburahin na po yan. Pwede po ninyong ulit-ulitin o balik-balikan para matukoy po natin o makita yung ating inilagay na kasagutan. Sa mga magulang na nanonood, pwede po ninyong gabayan ang inyong anak para ito po ay magawa. Okay? Ayan, buburahin na po ni Sir Wilbur. Salamat. Wilburador. Wilburador. Si Wilburador daw po. Nakalimutan niyo yung props. Kailangan ko ba yan? Nakalimutan niyo yung props na yun. Isot mo. Naiwan daw po ni Sir Wilbur yung pakpak niya. Ayan. Thank you, Sir Wilbur. Ayan. Kung ating titignan mga bata, ibig sabihin nun, malaki talaga ang naging epekto sa ating bansa noong mga patakaran at mga ipinatupad nila. Ngunit kung tiin yung titignan sa magandang perspektibo,
aba, mayaman pala ang Pilipinas sa mga ganitong klase ng mga pananim. At marami tayong nakukuha doon. Yun nga lang, kinakailangan ay patas tayo sa mga magsasakang nagtatanim sapagkat ito ay kanila ikinabubuhay. Kaya sa mga magsasaka natin dyan na nanonood ngayon, saludo kami sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyo, eh magugutom po ang sambayan ng Pilipino. Ayan. Ngayon naman, lumipat tayo sa pang-apat na bilang. Sabi rito ay, sa panahon ngayon, nararanasan pa ba ito ng ating bansa? Meron pa ba tayong bandala? Meron pa ba tayong monopolyo sa tabako o kalakalang galyon? Masasabi natin na wala na, pero meron pa bang ganun na nangyayari? Ayan. Challenging question yan. Kung ako ang tatanungin na, ito ay aking opinion lang. Uulitin ko po, ito ay aking opinion. Nangyayari pa rin ito sa kasalukuyan, ngunit meron po kasing ilang tao na inaabuso pa rin ang mga magsasaka. Kaya, hindi man ito pangkalahatan o pamahalaan, ngunit may ilang tao na may kaya o may pera na inaabuso ang mga magsasaka. Tandaan, mga bata, ito ay aking opinion sapagkat hindi ko po nila lahat. Tandaan, bakit ko po nabanggit yun? Tingnan nyo mga bata ah, lalo yung mga nakatira sa mga lalawigan. Maraming magsasaka ang nagmamay-ari ng lupa. Sila ay umuutang ng pera para makapagpatanim. Ngunit, yung kanilang mga inutang na pera ay halos nadodoble ang kanilang binabayad dahil maraming mga may kaya ang nagsasamantala sa ating mga magsasaka. Ibig sabihin, tapos na nga ang panahon ng mga Espanyol, ngunit habang may taong nang aabuso ng kapwa, hindi matitigil ito. Nakuha ba mga bata? Kaya yan ang aking ilalagay sa pang-apat na bilang. Kaya mga bata, tandaan na, inilagay ko dito. Ang aking inilagay na kasagutan ay maaaring ito ay nararanasan pa dahil may mga nang aabuso pa rin sa mga magsasaka. Mga bata, kung ang inyong magulang ay isang magsasaka, dapat pasalamatan natin sila dahil ang kanilang trabaho ay hindi biro. Sa mga magsasaka na mga magulang na nanonood ngayon, naniniwala pa rin po ako na may mga taong mabubuti at kung sakaling kayo ay inaabuso, tandaan natin, dumadating ang karma, ayan. Pero ang ating laging papakaisipin ay walang taong aabusuhin kung walang magpapaabuso. Ngunit sa usapin ng para may pagkakakitaan, hindi natin maiwasan na may ilang tao talaga nakakagating ito. Kung sakali naman na ikaw ay isang mag-aaral na ang iyong kabuhayan ay medyo nakakaangat, tandaan, gamitin ng tama ang perang ito. Gamitin ng tama para tulungan ang mas maraming tao. Sapagkat ang pera ay mabilis mawala. Ngunit ang pagmamahal ng iyong kapwa ay hindi mawawala. Naintindihan yon? Lumipat tayo sa panglima. Ang ating katanungan sa ating self-learning module ay, kung ikaw ay isa sa mga katutubo noon at nakita mo na ganito ang mga gawain na ipinapatupad sa bansa, paano mo imumulat ang lahat ng mga Pilipino sa maling ginagawa ng mga Espanyol? Challenging yun, ha? Nakita mo na daw, ano ang gagawin mo? Ikaw ba ay makikipaglaban? Ikaw ba ay tataliwas sa mga sinasabi ng mga Espanyol? Ano ang iyong gagawin? Ito ang aking opinion. Kung ako ay nabuhay nung panahong iyon, magsasabi ako kung ano ang aking nakikita. Ako man ay masaktan, ako man ay maparusahan, ang importante ay ipinaglaban natin ang ating mga karapatan. Tandaan niyo mga bata, dahil walang taong aabusuin kung hindi tayo magpapaabuso. Tandaan natin yan at alamin natin dapat kung ano ang ating mga karapatan pantao. Kaya, ang ating panglimang kasagutan, ito ang aking ilalagay.
Gaya ng aking nilagay na sagot, kung ako ay nabuhay noon, gagawa ako ng paraan para ipaglaban ang mga karapatan bilang tao. Bakit ganun ang aking nabanggit? Tandaan ng mga bata, kung tayo ay magiging tikom ang bibig sa lahat ng ating nakikita, sa mga katiwalian o sa mga hindi magandang nakikita, para rin natin sinabi sa mga tao, sa lahat na ay okay lang pala yun. Pero kung tayo ay matutong magsalita at ipaglaban kung ano ang tama nang nasa lugar, ibig sabihin nun, alam natin kung ano ang ating mga karapatan. Mga bata, hindi masama ang pagsasalita. Ang masama ay hindi tayo gumagawa ng paraan para masolusyonan ang isang bagay. Nakuha ba? Ngayon ay limita tayo sa pang-anim na katanungan, ang panghuli sa gawain ito. Sa inyong self-learning module ang nakalagay ay, kung bibigyan ka ng isang kapangyarihan na magpatupad ng isang patakarang pang-ekonomiya, ano ito at bakit? Mga bata, kung kayo daw ay bibigyan ng kapangyarihan, anong patakarang kaya ito at bakit? Kung ako ang tatanungin, ito ang aking kasagutan. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon o kapangyarihan para makagawa ng patakaran, bibigyan ko ang lahat ng mga magsasaka ng butil na magagamit nila para sa pagsisimula ng kanilang pagtatanim na hindi nila kinakailangan magbayad. Dahil kapag ito ay umani, yun na ngayon ang magsisimula na umunlad ang mga tao. Maliban doon, pwede ko rin sabihin na bilang isang mabuting tao, kung nais nating tumulong, ano ba naman ang pagbibigay ng kaunti o extra sa ating mga kinikita? Tandaan, hindi nadadala ang yaman sa hukay mga bata, kaya ang aking kasagutan sa pang-anim ay... At ito ang aking magiging tugon, pang-anim. Hihikayatin ko ang mga negosyante na tulungan ang mga magsasaka para mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Tandaan mga bata, ang pinaka masasabi natin na mahalagang bahagi ng ating komunidad o lipunan ay kung sino ang nagbibigay sa atin ng makakain. Yan ay ang mga magsasaka, one farmer at a time. Pag sila ay tinulungan, uunlad ang bayan. Nakakaawang isipin na kung sino pa ang mga nagbubungkal ng lupa ay siya pang walang makain. Kaya mga bata, kung kayo ay nanonood ngayon at dumating kayo sa wastong gulang, kapag kayo ay umupo na sa isang posisyon na kaya ninyong tugunan ang pangangailangan ng ating mga mamamayan, siguraduhin unahin ninyo ang nasa sektor ng agrikultura. Dahil kapag mayroong magsasaka, may pagkain. Kapag may pagkain, walang magugutom. At kapag walang nagutom, uunlad ang lahat ng tao, uunlad ang lahat dahil may laman ang ating mga sikmura. Muli, ito ang inyong online tutor. Ako si Tutor Mark. Kaya magkita-kita tayo muli sa susunod na bahagi ng ating pagpapatuloy ng aralin. Dito sa Araling Panlipunan, Baitang Lima. Narito ang kasagutan. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon.
Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! O, diba ako?